inasaan ng driver niya, siya pagalit. You better fire this woman now! You cannot do that! Umalis na lang kaya ako sa kumpanya niyo. Kakausapin ko siya kung bahala sa kanya. Nung ibinigay niyo sa akin yung position ko dito sa kumpanya, I did what you asked of me. Ngayon ako hingi ng favor sa inyo. Ibalato niyo na si Melissa sa akin. Oh, Nay! Bakit? Anak po! Bubutok na yung panabigan mo! Sinasabi ko na nga, mangananak ka na anak! Melissa? Hello? Felix, si Aling Amor to. Mangananak na si Melissa. Sige po. Ito po ako na. Diyos ko. Anak po, huwag niya po siyang pababayaan. Ami, kumusta si Melissa? Hindi ko nga alam. Magkasabay lang tayo dumating halos eh. Hindi ko nga makita si Nay Amor. Sino po sa inyo may kamag-anak kay Melissa Santiago? Ay, bakit ano nangyari sa kaibigan ko? Manganak na ba siya? Nagwawala po kasi yung pasyente. Nahihirapan kami paanakin siya. Pinapatanong po nga pala ni Doc kung pwede kami mag-perform ng cesarean section para sa pasyente. Hindi po kasi kami pwede mag-desisyon tungkol dyan. Nahanapin ko muna si Nay Amor. Ah, pwede ba ako pumasok sa loob? Sige po, sunod po kayo sa akin. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na ako. Melissa, Melissa. Shhh! Melissa, tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin, Melissa. Melissa, shhh! Walang mananakit sa'yo dito. Melissa, ligtas ka na. Wala kang dapat katakot. Walang mananakit sa'yo dito. Hindi ko hayaan mo'y manakit sa'yo. Ito lang, Nanay. Nay. Nay, natatakot po ako. Nay, huwag niyo akong iwan, ha? Hindi kita iiwan. Kahit kailan, hindi kita iiwan. Lakasan mo loob mo. Kaya mo yan. Kakambal ka ba? Kaya kahit kaibigan na lang na lalaki. Bakit? Wala naman. Hihilingin ko lang kasi sana na pakilala mo po. Para naman hindi lang si Melissa may kaibigan na kagaya mo. Ami, magkaibigan din naman tayo, di ba? Ginang. Alam mo, swerte talaga ni Melissa. Hindi dahil sa'yo. Baka ano na nangyari sa kaibigan. Sige na, anak. Ari mo, anak. Ari mo. Ayan. Sige. Anak, kaya mo yan. Anak, kaya mo yan. Sige na. Anak. Okay, take the BP. Check the oxygen. Anak?
okay lang ba siya? Ano ka ba kanina? Pinakaba mo ako, ha? Nakatulog ka, bigla kang hinamatay dun sa delivery room. Mabuti naman, anak, at gumising ka na. Kanina pa iyak na iyak tong anak mo. Sigurado, gutom na gutom na to. Padedahin mo na, ha? Naku, ang cute-cute na anak mo. Ano bang pangalan na ibibigay mo sa kanya, ha? Ayun, no, tumama mo. Amin, ano nangyari? Bakit parang mainit yung ulo ni Aling Amor? Baka sa lubong ko eh. Nagtalo kasi sila ni Melissa eh. Ayaw na kasi makita yung bata. Sa inyo, Nay. Dapat hindi nyo na inuwi ang batang yan dito. Dapat pinamigay nyo na lang yan. Bakit ba ang bigat ng lobo sa batang ito, Melissa? Anak mo siya! Anak rin siya ng demonyong gumahasa sa akin. Tuwing nakikita ko yung batang yan, naaalala ko lang yung pampababoy na ginawa sa akin. At tuwing naririnig ko yung pag-iyak niya, naririnig ko lang sa isip ko yung pagmamakaawa ko sa lalaking yun. Pagmamakaawa na hindi niya man lang pinakinggan. Ako. Anak siya ng demonyong yun. Ng taong sumira sa buhay ko. At kahit anong tanggi ko sa sarili ko, galit pa rin ang nararamdaman ko kapag naaalala ko yung ginawa sa akin. Thank you.
Nay! Nay, ano ba naman yung bata ngayon? Pati pagtulog ko, ginugulo? Kung ayaw ni Melissa doon sa bata, ba't di mo i-suggest sa kanya na ipa-adapt niya to? Alam mo, naisip na rin ni Melissa na ipa-adapt yung bata. Ayaw naman ng nanay eh. She wants to keep the baby. At ayaw ko na rin sana na ipa-adapt ni Melissa yung baby. Anak ka ng hayop na lalaki. Torture to para kay Melissa. Tandaan mo, habang kasama niya yung anak niya sa bahay nila, she will always be reminded of what happened to her. Naawa ko dito sa anak ni Melissa. Walang kamuwang-muwang, pero lagi siyang pinagbubuntunan ng galit ng anak ko. Alam mo ba, nung pinagbubuntis pa lang siya ni Melissa, pinagtangkaan niyang patayin tong bata. Mabuti na lang naagapan ko. Kung hindi, wala sanang napakagandang batang ito. Uy, Felix. Ano iniisip mo? Iniisip ko lang yung sinabi sa akin ng nanay ni Melissa. Namuntik na raw ipa-abort ni Melissa yung anak niya. Pare, iba na siguro ngayon. Buhay at humihingang anak ni Melissa. Tandaan mo to, Felix, walang inang kayang saktan ng kanyang anak. Melissa, anak! Ano nangyari sa'yo? Nay! Nay! Nay, napakasama akong tao! Pinagtangkaan ko patayin yung anak ko. Bakit ganito? Bakit? Oh,
panganak pa lang niya, di ba? At nandito agad siya. Adik siguro sa trabaho. Grabe ah. Eh, nung pinanganak ko nga si Junior ko eh, ulang pa yung 1 month maternity leave ko. Tapos, iiwan niya lang basta-basta yung anak niya. Kawawa naman. Bakit niyo ba ako pinag-chismisan, ha? Bakit? Tama naman yung sinabi namin, ha? Kung mahal mo talaga yung anak mo, hindi mo siya iiwan para lang makapasok sa trabaho. Hindi niyo alam kung ano ang pinagdaanan ko. Kaya wala kayong pakialam kung ano ang dapat o hindi ko dapat gawin sa anak ko. Kami na nga itong concern sa'yo. Eh, ikaw pa itong may ganang magalit sa amin. Bah! Hindi ko hinihingi na maging concern kayo sa akin. Tigilan niyo nga ako! Anong kaguluhan ito? Hoy, ikaw. Kararegular mo lang dito. Nagsisimula ka kaagad ng dulo. Ano sa tingin mo hindi kita pwedeng palayasin dahil sa employment status mo? Hindi ko naman sinadya. Nabigla lang ako, ma'am. I'm sorry. Pasalamat ka't malakas ka sa pamangkin ko. Pero sa susunod na gumawa ka uli ng gulo dito, kahit ayaw ni Felix, patatalsikin kita. Understood? Mama? Lisa, may problema. Ano? Ipaampun mo ang anak mo? Felix, hindi mo na kaya alagaan yung bata. Oh, pero ayaw ng nanay mo ipaampun mo yung anak mo, di ba? Kahit naman hindi sinasabi ni Inay, alam ko nahihirapan na rin siya alagaan yung bata. Hindi siya para sa akin, Felix. Alam kong mas magiging maganda yung buhay niya kung mapupunta siya sa mga taong magmamahal talaga sa kanya. Lisa, huwag mong ipaampun ang anak mo. At bakit hindi? Sige, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit. Felix, demonyo ang ama ng batang yun. Ayoko naman sa kanya eh. Kaya mas mabuti pang mawala na lang siya sa akin. Hello? Hello?
Mrs. Lina, kung nila po yung bata, tatawagin ko lang po. Siya. Tapos, aantihin ko pa sana dumating yung nanay ko. Pero ang tagal niya, kaya pumunta na lang ako dito. Tapos, kanina, iyak ko siya ng iyak. Pagdating naman namin ho dito, bigla na lang tumahan. Ito, ano kaya nangyari sa kanya? Mahina po, tibok ng puso niya. Sana hintay mo ako. Eh, hindi ko naman kasi alam kung kailan kayo darating eh. Sobrang init po nung bata, ang taas ng lagnat. Kaya, dinala ko na lang siya dito. Makita mo lang kung nangyari, Felix. Ako kwentang ina. Napapabayaan ko yung anak ko. Siguro dapat ipaampun ko na talaga siya. Melissa, Melissa. Ikaw ang nagdala sa bata dito sa ospital. Ibig sabihin nun, mahalaga talaga sa'yo si Eva. Hindi siya nawalan na rin ako ng mga magulang. Huwag mo sana iparana sa anak mo yun. Hindi lang naman si Eva may kailangan sa'yo. Kailangan mo rin siya. Matutulungan ka niya para tuloyin ang maisaayos mo ang buhay mo. Kayo po yung kamag-anak ng bata? Ako yung ina niya. Ligtas na po yung anak niyo, Mrs. Salamat po, Doc. Salamat sa Diyos. Pasensyaan mo na si nanay, ha? Pinapangako ko ngayon na hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Mahal na mahal kita, Eva. Mahal na mahal kita. Kamusta yung paborito kong inaanak? Eto po, maganda pa rin. Hanggang kailan ba balak na itago sa kanya ang tunay niyang pagkatao? Hanggang kaya ko na yun. Matalino si Eva. Kahit na anong lihim pa ang gawin mo, malalaman at malalaman din niya ang buong katotohanan na bunga siya ng isang kasalanan. Hindi mo malang ba bubuksan yung regalo ko sa'yo? Hindi naman po kasi regalo ang kailangan ko. Kung di daddy, at kayo po ang gusto kong maging daddy, Ninong. Ang babaeng yan, hindi niya pwedeng mapangasawa si Felix. Pinipigilan ko yung nararamdaman ko sa'yo noon. Dahil pinoprotektahan ko lang sarili ko. Dahil kabalit pala nito, pagkakaitan ko yung anak ko. Felix, mahal kita.